Isang kakanin recipe naman yung gagawin natin. Lulubog, lilitaw, ibang version ng palitaw, pasulbot galing Quezon. Let's start cooking! Ang una natin gagawin, yung pang-topping niya, yung latik, no? Yung coconut curds. Ayan. So, purong gata. Gagawin natin, i-on natin siya. Yung gusto natin mangyari dito, mag-separate, mag-evaporate muna yung water, yung liquid element. Mahihiwalay yung langis ng ating niyog at yung mga solid, milk solids, will fry until crispy and golden brown. Ayan. Sobrang bango nito. And in the meantime, dito naman sa kabila, yung gagawin ko, ito yung aking malagkit flour. 2 cups to. And ito, very fine, no? Tinatawag to na galapong din. Pag hinalo natin to, water and our malagkit flour, maganda kasi ngayon, nakakabili tayo sa ating mga grocery at palengke ng nakapack na tag 500 grams. And itong galapong, ito siya, ito din yung gagamitin mo sa regular na palitaw. Ito din pwede mong gawin para sa inyong karioka, no? And ito din siya, ginagamit mo sa inyong bibingka. Yan, lumalapot na siya, pero hindi pa nagre-render yung kanyang fat, no? Or yung oil niya. Yan, no? Tingnan mo, di ba? Sa ilalim, oh, nagiging tutong na siya, oh. Nagka-crust na yung ilalim, no? Mix, mix, mix. At mapapansin mo, ito, may sweetness siya, may tamis yung ating latik. Dalawa kasing latik, no, nagiging confusing tayo, latik na sauce and latik na yung itong curds. Ang bango-bango, look at that. Diba? So, nagsiseparate na siya, oh. Yan, ito na yung mapiprito sa ating sariling mantika. Ito, ito may konti na tayong nakikitang mga nag-solidify and iba nagbabrown na. So, very crucial at this point, lagi mo siyang ihahalo para hindi siya masunog, no? Yan. Ito ha, pinahinaan ko ng konti yung ating heat para hindi siya hindi siya masusunog, kundi magto-toast siya. Yan. And manonotice mo, mapapansin mo, yung ating oil, unti-unti na siyang nagiging clear. Yan! We're done! Oh. And ito siya, immediately, look at that, se-separate natin yung coconut oil. Yan, oil muna tayo, oil. That is our latik. So, bago pa siya masunog, tatabi na natin siya. Very nice golden color. And as it cools down, magiging crispy yan. Yan, itatopping natin sa ating palitaw or pasulpot. Pasulpot, sulpot. Ito, you can use a spoon. Pero ito, gagamitin natin kamay-kamay lang. Then, flatten ng konti, no? So, parang siyang disc rather than a ball. O, di ba? To stick to our theme. O, may dahon ng saging ako. Pero in the meantime, para we can save on time, you plan it. Ito, papakuluin na natin siya. Mag-boil na tayo ng ating water. Then, we will add a little salt to our water para lumabas yung linamnam ng ating gata later. Ito, tuloy-tuloy ang ating pag-shape ng ating palitaw. Around 1 tablespoon yung dami, no? Yung size niya. Again, bakit siya palitaw? Kasi pag niluto mo siya, malalaman mo na luto na siya pag lumutang na siya or lumitaw. Kung ito siyang ginawa natin na ganito. Pag pinakuluan mo siya, remove it, i-dredge mo sa niyog. Yun ang palitaw na regular palitaw. Yung gagawin natin, special kasi may sauce. It's boiling. Ayan, oh. And now, it's time to drop our... Ito, lalagay na natin yung ating palitaw. Very nice. Ang dali lang, di ba? Mix natin ng konti. Ayan. Make room for the others. Ayan. Yung gagawin natin dito para lumabas talaga yung flavor ng ating coconut, lalagyan natin ng ating konting coconut oil. Diba? Napansin mo, yung mga nakakilala nito, merong konting oil, yung ating sauce. And, very simply, yan, simmer, simmer, simmer. Lalagyan natin ng ating konting gata. Ito, pangalawang pigato. And sugar to taste. So, pwede mong ilagay yung sobrang daming sugar. Oh, diba? Or, konti lang, no? Ito, pwedeng 1 cup, pero yung gagawin ko, 1/2 cup lang. Diba? Kasi matamis na yung gata eh. Diba? Actually, luto na yung ating palitaw kasi lumulutang na siya.
Naluto na yung ating palitaw. Pero yung gagawin ko dito, pinunasan ko itong dahon ng saging ko. Itong aking latik, i-break ko into, no? Shatter into pieces. Yan. Para pag serve natin, bubudbud na natin siya. Tikman nga natin. Ha? So ito, kailangan mo siyang spread out para maging crunchy, no? Dapat yung all the steam, all the moisture, mag-escape, no? Or else, magiging makunat yung nasa gitna kasi basa siya. Yan, oh, crunchy siya, oh. Chop-chop ko lang siya ng konti para mas even. Oh, ganda ng aking latsik. So, ito siya, ideally, i-serve to sa side na inyong palitaw. Pero if you add it earlier, di ba, mabababad itong inyong latik, magiging brown. Kaya nagiging medyo brown yung ibang sauce, no? Ito yung nagbibigay ng brown color. Look at that, no? Very crunchy, oh. Very nice. Tatabi natin. Always wash your hands when cooking, ha? Gusto ko na kumain. Ewan ko sa inyo. Yan, oh. Look at that, oh. Not too much. Yan, konti lang. Titikim muna ako. Budbud tayo ng ating latik. Yan, oh. So, ito siyang papansin mo. Ito siya. Pag nababad siya, magiging brown na yung sauce. Yun, oh. Yan. Mm. At ito, ginawa ko hindi masyadong matamis, kaya hindi ka mauumay nito. O kayo dyan, sobrang simple nating recipe, kaya gawin nyo na. Assignment ito. Please post your assignment after nyo magawa using the hashtag SimplePasulbot. Yan. Litaw na litaw ang sarap ng ating merienda today. Ang ating pasulbot, simple! Please like and share my videos. And if you like more recipes like this, please click here to subscribe. And don't forget to hit the bell button to get notified. Simple!